Ayan mga kaibigan, ayan po yung kaganapan po ngayon sa aming kabukirin. Tayo po ay pumunta po sa Department of Engineering dito sa City of Batac para po makiusap kung maaari po tayong makahiram po ng equipment para po sa karagdagang gagawin natin na farm development sa ating sinasaka at sa kagandahan loob po ng ating gobyerno dito sa Ilocos Norte, tayo po ay napagbigyan po at napaunlakan ng ating kahilingan. Kaya ito po, kami po ay magta-travel po ngayon papunta sa aming sinasaka at excited po tayo sa ating gagawin na bagong proyekto para sa 2023. At sana po ay magiging matagumpay at para naman po ay tayo ay ganahan sa pagsasaka. Alam niyo po mga kaibigan, sa pagsasaka kailangan po talaga ang pagtitiyaga. At hindi lang po 'yon, natututunan po natin maging patient sa lahat ng bagay. Dahil napakahirap pong hintayin ang ROI o yung return of investment sa ating ginagawa ngayon na pagkakakitaan o kabuhayan. Kaya nawa po ay tulungan po tayo ng Panginoong Diyos na mapagtagumpayan ang mga pagsubok na dumarating po sa ating kalikasan dahil talaga naman pong napaka-challenging po ang mga pangyayari po ngayon dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po ang climate change na sinasabi. Minsan po ay talaga pong sala sa init at sala sa lamig at sala sa tag-ulan dahil napakalakas po ang mga bagyong dumadaan po dito sa Ilocos Norte. Yan po ang ating mga challenges sa ating pagsasaka. At kapag tayo po ay hindi siniswerte, talaga po nasisira ang ating mga pananim. At namamatayan din po tayo ng ating mga alagang hayop. Kaya ito po, napag-isipan po namin at napagtanto na siguro ay kailangan lang pong i-develop ng konti pa ang farm na ating sinasaka para po tayo ay kumita. So ito lang po mga kaibigan, sana po kami po ay inyong subaybayan sa aming YouTube channel sa Onera Vlog Farming Adventure at subaybayan niyo rin po ako sa aking Facebook page which is the Onera Farm Cattles in Ilocos Norte. Kaya give star naman po sa ating mga taga-subaybay. Happy farming everyone! Ito po yung kabundukan papunta na po sa Kiyong. Ituturo ko po kayo hanggang sa dulo po para makita nyo po ang kagandahan dito sa aming lugar. Ayan. Ayan po, napakaganda. Napakaganda kaibigan ang aming lugar. Bulubundukin. Ayan. Ito po ay hindi pa po na papansin ng karamihan dahil madalang lang po ang dumadaan po dito sa aming lugar dahil po talaga naman pong napakahirap po ang daan. Para po kung ano to yung sigsag po siya. So paikot-ikot, parang ang buhay lang paikot-ikot, tapos pataas, pababa. Ayan po. Ayan, nakaka-inspire naman po kahit ganito po kahirap yung aming daan. Yung aming buhay, kahit papano po ay nakakaraos naman po tayo sa pang-araw-araw na pangangailangan. Lalong-lalo na po kung inyong nanaisin na susuportahan ang inyong lingkod sa aking simpleng pagbablog. At sana po ay nakakapagbigay po ako ng inspirasyon sa ating mga kapwa OFW na kagaya ko po noon na nakipagsapalaran sa ibang bansa, umuwi, nabigo. Sana naman sa huli magtatagumpay po tayo. Ayan. Kaya ayan po, napakainam. At ipapakita ko po sa inyo yung tinadaanan po namin, yung nakikita po ninyo ngayon ay
ito po yung aming daan na recently lang po naman itong na-develop po. Ayan. Nakita nyo, napakaganda. Ano po? Wala po kami nasasalubong na mga vehicles. Pailan-ilan lang po ang dumadaan po dito. At usually po na nagamit ay mga residente po ng Maypalig, Kiom, Batak, at saka yung mga dito coming from Manila, dito rin po sila nadaan minsan sa aming lugar. Ayan po, kung nakikita nyo po, may mga warning sign. Dahil nga po, bulubundukin, prone po dito ang landslide o yung pagguho po ng mga bato o yung mga lupa. Ayan. Ayan po, kita nyo po. Welcome to Barangay 21 Kiom. Ayan. City of Batak. We are the proud Ilocanos, Kakailian. Ayan. Kitain nyo. Narigat. Iti pinagbiag mi kakabsat. Nga nagagagit kami nga Ilocano. Awanti sadot nga Ilocano kakabsat. Awanti makita yo nga Ilocano nga agtamtambay. O, alimbawa, o, yan po. O, wala kayong nakikitang mga tao. Lahat po nasa bukid nagtatrabaho. Ayan po. Ako po ay nature lover. Kaya naman gustong-gusto ko pong tumira po dito sa aming lugar. Ayan. Parang abot mo na po kasi ang langit pag nandito ka sa Kiom. Kasi napakataas po ang mga bundok. Lalo na po paggabi po, makikita nyo po yung mga shining stars. Dahil dito po ay wala pong mga street lights. Ang aming mga street lights ay ang buwan, ang moon at ang mga stars sa kalangitan. Yan. Maliit lang po itong ipinahiram po sa atin ng City of Batak na Pako, dahil maliit lang naman po yung gagawin, yung gagawin na trabaho. At maliit din po kasi ang ating budget. Kaya kung ano po yung fit sa budget, yun din po yung ipapahirap po sa atin. Kaya yan. Ala, tsaga-tsaga lang tayo kakabsat. Adantulat tagasat, iti ating pinagtalon. Adantulat tagasat, iti intayo masangwanan, iti pinagbiag. Basta ba, wala tayong ayun, napakaganda po. Ayan, no? Nahihirapan siyang umano. Pero matyaga po ako. Hindi po ako nagmamadali. Ayan. Hindi po ako nagmamadali po na na i-overtake po siya. Lang po natin ang ating pagbablog sakali pong marami po ang hindi maboring dahil nakikita naman po ang beauty ng ating dinadaanan. Ayun po, natutuyo na po yung yung ilog. Ayan po yung river. Ang mga tubig po dyan ay nanggagaling po sa bundok. So far po, dahil magsa-summer na, wala na po siyang tubig. Ayan po yung mga alagang karnero ng ating kabarangay. Napakarami po nilang alaga. Malapit na po tayong makarating sa aming kabukirin. Kaya enjoy lang po kayo sa pagtingin-tingin sa mga aking view. Alam ko pong ito po ay hindi pangkaraniwan po sa inyo. At nakikita nyo po naman, ayan, masisipag po ang mga Ilocanos, mga kaibigan. Ayan. Sila po ay nagtatrabaho kahit maaraw ang panahon. Kaya
Huwag po kayong magtaka kung kami po ay mapuputi at makikinis ang mga kutis. Ayan. Halos magkakakilala po kami ng isang barangay. Kilala na po namin ang isa't isa. Kami po ay nagmamalasakitan. Kami po ay nagtutulungan. Ito po ay typical na aming ginagawa. Kaya po aking ikinararangal na ang Barangay Kyum ay isang mapayapang lugar dito sa Batac City. Maliit lang po yung bako. Ito sanang isang bako na to ang napakainap. Yan. Yung bako yan. Ito, maraming magagawa.